Same win condition para sa side ng TNC Pro Team na unahan sa snowball ang Echo. Yes. Pero kung late game ang usapan, parang Echo talaga ang nakakalamang. Dito natin malalaman kung ano nga ba ang mangyayari sa seryeng ito. It's either 11-0 para sa mga Orcas o sisirain ng TNC Pro Team ang streak ng Echo. Such a historic game number 3. At papasok na tayo sa Land of Dawn. Kung iwiwi mo yung balita, kumbaga, ng mga media team, press team, ang story nila dito sa Echo, ano lang eh, basic lang, itatabla dun sa record eh. Kasi parang for 2 weeks yun na yung inahabol nila eh, yung record. Pero mas sasabog ang SOCMED eh, kapag DNC ang nakakuha dito at nag-break ng streak. Imagine the boost and of course the confidence na pwedeng maibalik kay na Ben Things para makabalik sa playoff spot na hinahabol nila. I can therefore say na pabor ako sa lineup dahil sa Fredrin pa lang. Pero kasi in all honesty, na-master din ni Carl itong Akai. At tama si Wolf, Quantum Charge Akai nga. Oh, ito yung mga sobrang bilis din talaga umikot. Oh. Kahit easy na yan eh. Ang weird na tanong, bibilis din ba yung ikot ng Akai? Hindi na yun. Depende. May specific na combo para bumilis yun. Kumbaga parang sampal na may Quantum, tas ikot agad. Pero parang hindi mo naman na kailangan gawin yun man din. Oo nga eh. Ito na. Anyways, curious lang. Oh, curious lang. Yun ang mabuti, di ba? Yung lagi nating iniisip kung ano bang mga interaction ng mga yan. Pero mukhang si King Kong, hindi natama ang kanyang appraiser's wrath. Pinakaunang pagong ng larong ito, nag-converge na ang lahat ng mga teams around that area. Grabe, 4v4 ata ito na maaga. Okay, maglalabas ang mga glooms. Si Goyo, ganda na setup. Poke lang muna para kay Sanji. Habang si Carl ngayon, here we go. Tinon, kuya mo Carlito. Ito na naman ang, ano ah, turtle ah! Oo. Parehas level 4 ng dalawang junglers ngayon. JP, hinahanap si King Kong, hindi pa niya sisipain, pero makakapag-dash naman palayo. Cartesi, half HP, heavy spin! Penalty zone on 2-2, si King Kong ngayon ang maiipit! At si King Kong ang mapapurse blood ni na Cartesi. Si Ajay ay nandito, binabanatan siya. Apat sa side ng Echo ang nagiging agresibo! At mukhang may dagdag pang resibo ng turtle. Sayang ang laban na yon para sa TNC dahil hindi pa nakapuesto si Goyo habang naglalaban sila. Dahil dyan, Echo ang makakakuha ng first 2 kills plus the first turtle of the game. Naku, early game pa lang, nauna na ang Echo. Oo. And that's credit syempre dun kay Sanford muli dito sa kanyang Trizla. Utilizing yung flicker para makahuli ng dalawa with a penalty zone. Oo. And the thing is, itong si King Kong, hindi siya katulad ng mga Martis na mayroong anti-CC. Kumbaga yes, may immune system. Siya, wala. Nakakatalon agad doon si Sanford at na-chain ulit ni Cartesi. At turn ang inisip ng Echo. Hindi muna sila nag-focus sa turtle. Inuna muna nila yung hero. And Echo, right now with the decision making na alam natin na sobrang praktisado na nila. Yeah. Looking at the gold urn, mukhang nakaka-farm naman si Innocent at Benny Cutie. Yeah. Dahil malayo ang laban sa golden, ngayon lang umikot tong mga to dito. Oo, ngayon lang nila na-realize. May mga mini wins lang itong si Benny Cutie kasi na-denyan nila ng isang cart doon si Innocent. Dahil ang ginawa nila, ginamit nila si JP, tapos zinone out nila doon si Innocent. Hindi nakaabot sa isang gold cart at 200 gold agad yung nawala sa kanya. Ayun yung moves na ginawa ni JP kanina. Oy, grabe! Tiniktok si Ipa yung bola! Aray ko, boss! Sa may pagbalik pa! Way of the heavy spin! Ayan ang makikita natin sa TikTok mamaya. Pero mukhang si JP naman natang pinagsasapak. And it will be a 1-for-1 trade. Pero grabe yung highlight reel dun, men. Oo. Hindi ko in-expect yung ibi-flicker niya pala yon. And with that, another pick-off na makukuwang XP ni Benny Cutie. So Echo pa din ang nagsisimula lagi ng laban. Echo right now does hold a 2K gold lead. Kailangan alagaan ito ng Echo dahil kaya pa rin naman pumalag ng TNC kung early game ang usapan. Great reactions mula dun sa Echo. Noong nagkaroon ng 4-man rotation na activate din si Ajay dun sa may top lane, matik ang ginawa ni Sanford. Binilisan niya yung pag-push dun sa may bottom lane. So nakakuha pa siya ng kalating outer turret energy shields. Uh-oh. So sabihin natin nakakuha ng isang kill TNC pero... Hoy, nanakaw! Ang nangyari dito para sa Echo is napag-push siya sa bottom lane. Yun nga lang Ajay na knockout and this is super crucial. Super good yan, boss. Hindi rin ginamit ni Carl Teasing yung kanyang retribution doon, no? Kaya may retry pa rin naman ng mga junglers in this turn of fight. Yeah. Wala doon si Sanji na paggamit ng black shoes.
Pero nandun si King Kong. Ako, inipit na si King Kong. Go daw agad, sabi ni Carlito. Nandun si Benny Cutie, nililaser-laser lang si King Kong. King Kong is down. Nalasin ni Sanji. Habang si AJ dito may purple buff, gumago pa rin. Bending sasabat ng harap. But ayun na nga si AJ. Pero wala nang naging follow-up. At ang pumapollow-up ang damage si Sanji. At recall. Kulang ang pinipindot. Echo owning the first 5 minutes. Ang linis ng shot calling nila doon. Biruin mo, men. Kinulong yung jungler tapos may Iksha ulti pa. Sanji ngayon nasa may bandang likod at si Goyo ang tatapat sa kanya. Pero mukhang makakatakas naman ang mga orka sa taas. Medyo naging greedy doon ang TNC. And the call from Bentings, ginamit yung flicker tapos sa Tyrant's Rage. Uh-oh. Doon sa low naman doon si Sanford. But you have to remember, Terizla pa rin yan. May body of Smith. Oh, kahit low yan, hindi ganun kadaling mapatumba. Kung sakaling si Carl na lang yung ginaw nila doon with the flicker ultimate, baka nakakuha pa ng kahit isang kill doon yung TNC. But the fact is, naging greedy sila at hinabol nila doon yung dalawa na si Sanford. Uh-oh. And that meant na lalo pa silang napasama. At 6 minutes in, ang laki na agad ng gold lead ng Echo. Bentings, naku, grabe si Sanji doon. Parang basang-basa niya. May recall pa. Sanji Sanchez. Nabuyoy na ako, pero Sanji Senses. Oh, live action Sanji. Live action Sanji. Sipa na naman. Purify mula kay Innocent in the top lane. Nung normal lang si Innocent dito, yun yung mga glooms. Huliin ba si JP? And Bentings, susubok ng stretching. JP, mawala. Tatamaan ni Innocent. Oh! And after go ni Sanji at ni Carl. Full barrage! Kung may Berserker barrage, meron ding full barrage! Triple kill para kay Benny Cutie! Yun na ang pinakamalinis na Akai Iksha connection na nakita ko, men! Yun din yung sasabihin ko! Literal na yun yung pinakamagandang pag-combo na nakita natin mula doon sa Echo with the Iksha na iniisip lang natin, theory crafting lang yun eh. Kapag meron naipit, yun, gagamitan mo ng barrage. But it was because of JP once again. Hindi siya namatagad, hindi siya dire-diretso nag-back. Oo. So umatras pa siya, may konting footwork pa. Pinakita natin dito si Daddy JP. Umi-X-Games pa. Ayan, kagaya niya, no? Half HP para sa Turtle at si Ajay. Nandun sa may bandang likod. Sanford ang pumabronta na hanap na nila si Ajay. Okay. Bentings, looking for the setup. Ay, gusto niya magkuha ng range dito. Pero mauna siya na the Way of the Dragon. Bentings at bola-bola na lang. Binabanatan na ngayon ni Sanford yung Turtle. Sanford, penalty zone. Tatamaan si King Kong dito. King Kong gusto ng metri pero tinurak siya. Tinulak siya. Walang iba kundi ng Dragon Warrior na si Carl Dizzy. May Turtle na makukuha ngayon ng Echo. Iba, parang may something eh. Something yung Akai ni Carl Tizzy ngayon, ito yung mapapaisip ka. Bakit ganito kagaling? Ang matindi kasi, pre, kapisado niya yung Fredrin. Oo. So alam niya rin counterin. Tignan mo yung dodge ni JP. Mga mini plays kahit yung conceal na gamit natin. And then the terrify. Ayun. And Carl Tizzy. Bagang. Ganun kalupit. And big props din kay Sanji with Terrify na kumukonekta din. But of course, yung barrage. Oo. Nakita natin. Ninakaw ni Sanji yung rage, di ba? Mm-hmm. Yung ultimate ng Kupra. Uh-oh. So, kinombo niya pa yung fear tapos biglang niyakap niya. Mabuti nga, nabanggit nyo, no? Talagang yung synergy ng Echo ngayon ay kakaiba. Next level. Kumbaga, nasa ibang liga ang synergy ng Echo ngayon. At ngayon, papasukin agad nila. Sabi ni Kikong, kami naman, may taunt dito tapos mayroon pang yakap na pero nandito na ang backup. Ngayon, umikot-ikot si Carl. Shutdown kay Goyo, makukuha niya si Carl Tizzy. Pero kakayari pa mabuhay dito ng side ng TNC. Nagkakatakbuhan na. May immortality na nabump. Naku po. Sumubok si Nakiko. Ngayon, go si Sanford. Penalty zone on 2-1. Tatamaan si Innocent. Phantom stepping out. At nandun si Sanji. The San duo. Wrecking havoc. At hinampas na lang. And what was that? Sanji. Binanata ng Tori sa by Black Shoes out. Parang may mensahe siya dun, Min, eh. Pero mo tinangkin niya yung Tore, tapos biglang Black Shoes palayo. Something is different with Echo, man. Iba to si, iba sila ngayon. Iba talaga. May hinahabol na streak. And bihira ka makakita ng ganun-ganun nila kakabisado yung mga heroes nila. Gusto pa akong invade dito ni Carl. Pero dahil nandito si Goyo at wala rin siyang retreat. Out na lang din, smartly. Securing yung kanilang next objective dito na Lord na parating ng 11 seconds from now. Sanford and Sanji, iba talaga yung connection nila. Nakita mo, ang layo pa ni Sanji ah. Pero nag-flicker penalty zone na si Sanford. Knowing na may flicker din si Sanji, at meron pa siyang nanakaw na ultimate mula doon kay Goyo. Buong akala ko lalamang ang TNC doon kasi sinimulan ni na King Kong eh. Oo, kumbaga parang may tiwala talaga sa isa't isa. Pero one of the more crucial lords ang ating makikita dito
2K Gold lead ang meron ng Echo, pero TNC, if they're able to secure this first Lord of the Game, may chance na silang i-even ball game ulit ito. Pero ngayon, retry battle muli. Carl TZ, pumuesto sa harapan ni King Kong, pero JP naka-conceal na ngayon ng Echo. Sanford muli, sabay bandang likod si Innocent! Oh, okay, purify para kay Innocent. Hindi siya nasipa dito. Habang nandun na si Carl TZ, binabanatan si King Kong. Ikot para kay Carl. Binabanatan ngayon ni Benny Cutie, si King Kong. Sabi ni Ajay, ako na lang, kahit wala ako retribution na makakuha ng Lord. Nagbaback na ngayon si Ajay. Mag-aabol pa ba ang side ng Echo? Carl won't do anything as Echo will try to push this out. Kaya na nakuha na TNC yung Lord. Gugo pa rin si Bentix. Bentix! May pangyakap pa. Wala siyang pangyakap ngayon. Hindi niya tinuloy. Nandun si JP. Saging Oroy! Habang ito na yung full barrage! Combo! Killing spree na ngayon si Zanford! Wow talaga! Dahil Torre ay basag na! What a pinch! Coming from Echo! Na-misdirect na naman tayo. Naka-focus tayo dun sa may bush, dun sa may kaliwa. Pero ang nangyari pala, naghahanap na ng angulo si Sanji gamit yung kanyang Terrify, tas kinombo with Benny Cutie. After mapatuman ng Torre, go agad sa mga heroes ng TNC. King Kong, delikado siya dito. Kailangan niyo makatakas. Pero mukhang si Bentix ay magseseta, pero inikutan lang at hinati ng parang si Moses dito si Carl TZ. Talagang in-split up. Ang ibig sabihin nun ay ginawa lang ni Bentix lahat para kahit papano, huwag madagdagan yung casualty after nung nangyari sa mid lane. Then again, yung Lord ay napatumba. Yung nakuha nilang Lord, parang ginawa lang pula. Bigla lang nawala. Level 1 Lord din lang kasi, pero Echo right now, they're trying to hold on to this 2K Gold lead. If there's something na pwedeng panghawakan ng TNC, ayun ay hindi lumalaki ang gold lead ng Echo. 2,000 lamang, 3,000 lamang, hindi na lumalaki hanggang 4. So may ginagawa pa rin tama ang TNC. Kapag level 1 Lord, kasi kahit paano gusto mong Tomori, eh. Kahit makadalawa kayo, max na yun eh, na pwede. Kaso talagang sinopress ng Echo yung TNC doon, TNC. Taas na muli ang kamay ng Phoenix Army dahil dinadaan na ng Echo to sa ano eh, sa gulang. Oo. Mm-hmm. Ito yung alam nating Echo na talagang kayang hawakan ang laro na hindi mo maintindihan kung bakit kahit 2K Gold lang si JP nag-aabang sa may likod. King Kong pwedeng maging biktima dito pero ayaw niyang tumulak ng tank. Hindi na rin nagpapakita si Inosip. Tama naman, di ba? Classic JP na yun eh. Tank to guys. Tingin kayo sa akin. Ay, joke! Tank to! Kahit papano, Innocent pa rin ang kanyang tinatarget. And nakikita ko rin si Innocent eh, nire-reserve niya yung Purify niya. Pero ang nakaka-bad beats, kapag nire-reserve niya yung Purify niya, hindi siya nasipa, hindi siya tinitigilan ni JP. Oo, tsaka may pasensya din kasi dito si Benny Cutie, no? Tinitipid niya yung full barrage niya, hindi niya basta-basta binabato. Inaabangan niya na pumasok ang kanyang mga teammates bago niya ibato ang kanyang damage. Pero speaking of damage, no, damage receive, si King Kong, yung nangunguna dito, syempre gustong agawin niya ni Carl TZ. Sabi ni King Kong, sige, ako na lang, Carl. Kala mo, ha, kahit manalo ka dito, ako ang damage receive. 3-0 and 10 pala, by the way, ito si Carl TZ. Mm-hmm. 13 out of the 14 kills na meron ng Echo, nandun siya. Okay, ngayon si Carl ang binabanata. Throw damage coming in from the spinning light wheel ni Innocent. Let's see, JP ngayon, naton! JP, outflicker up! Pero meron din siyang immortality dito, kaya parang kaya din naman. Let's see, 32K ang buhay ng Lord. Penalty zone, Sanford, i-go na lang. Innocent! Ang side ng Echo lalaban. Barrage flicker combo, may ganun pala! At ngayon, susubukan ni King Kong lahat, pero na Way of the Dragon siya. At nako, King Kong, tumatakbo na. Nag-dash in. Bentix! Susubok si Bentix. Mayakap sa tatlo, pero mukhang siya nang yayakapin ng tatlo. At alam na ni Bentix. Kaya tumayo na lang din siya. As King Kong, tumatakbo na lang din. Sanji, let him cook. Babanatan si King Kong. Sanji, magre-recall to for sure. Ayan hindi na. Na pala. Blumaxius na pala yun. Blumaxius na lang. Luminous Lord secured para sa Echo. Kinat na ni Ajay ang mid lane pero may kailangan pa silang itrabaho sa side lanes. A massive win for the Orcas. Ito na ata ang pinakamagandang performance sa Ixia na makikita natin. Flicker Ultimate. We saw from Benny Cutie. At ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng go signal nun, alam niya, wala nang combo si Ajay. Nagamit na yung combo coming out from the Paquito, which means na hindi na threat yung Paquito sa kanya. Nag-flicker in with the quantum charge and the ultimate, nakakuha siya ng double eventually. Hindi makapasok ang TNC afterwards. Kailangan tipirin ng TNC yung kanilang mga pang-go kay Benny Cutie.
Depensa malala ang kailangan gawin ng TNC dito. Isang inhibitor turret na nawala pero mukhang si King Kong ay naipit! Si King Kong pinapanatan dito. Free hit si Benny Cutie doon sa bottom side. Si Innocent ay natamaan dito ng full barrage. Naku, yung true damage hindi magiging enough. It's not true. 18-3. Sasubukan ng Echo tapusin to. Pero sabi ni Innocent, get na lang natin yung Lloyd. Mawawala yung Lloyd ngayon. Makakapag-depensa pa ang side ng TNC. May tulak na gagawin si Ben. Pinapanatan na ni Sanji ngayon. Yung tower, yung base, Innocent. Mawawala na. Nandito pa rin si Innocent. Banat lang ng mga fidget spinner. Pero mas pinanatan siya ni Benny. As Echo will get the reverse sweep. Sila pa rin ang the one!